Ngayong tuluyang bumagsak ang ating mga boksingero sa kamay ng mga Japanese fighter, may mga natira pa ring Pinoy na mandirigma na hindi natatakot na lumaban sa balwarte ng mga Hapon. My prediction is a one hit, maybe Inoue. Come on, man, you are a monster. No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Isa na dito ay si John Riel Casimero. He's a man that hits really hard. Taong 2020 muntik nang maikasa ang napipintong laban sa pagitan ni Naoya, Inoue at Casimero. Subalit, dahil sa pandemya ng COVID na kansela ang inaabangang sagupaan. At sa halip ay naitapat si Casimero sa walang talong pambato ng Ghana na si Duke Micah, kung saan tinapos ni Casimero ang laban sa loob lamang ng ikatlong round. Sa laban na iyon, pinamalas ni Casimero ang tunay niyang lakas at tila pinaghanda niya ito para kay Naoya Inoue. Ang malaking tanong ngayon, kung natuloy kaya ang bakbakang Naoya Inoue at Casimero, mapapanatili pa kaya ni Inoue ang kanyang malinis na record? Upang lalo nating maunawaan kung gaano kalakas si Casimero sa panahong ito, balikan natin ang laban niya kontra sa pinakamalakas na pambato ng Mexico na si Cesar Ramirez. Sa laban na ito, kumpiyansa ang Mexicano na matatalo niya si Casimero dahil nagmula siya sa anim na magkakasunod na panalo na ang lahat ay tinapos niya sa knockout. Ayon kay Ramirez, si Casimero raw ang susunod niyang magiging biktima at tatapusin daw niya ang laban sa loob lamang ng ikatlong round sa harap ni Manny Pacquiao. What's your prediction? Knockout. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa mismong laban, paulit-ulit na pinabagsak ni Casimero si Ramirez, una sa ikatlong round, sinundan sa ikalimang round at muli sa ikapitong round hanggang sa tuluyan niyang tapusin ang laban sa ikasampung round. Lalo na hirap si Casimero na makuha ang tamang timbang at binigyan lang siya ng 2 oras para gawin ito. Kaya kitang-kita sa mukha ni Casimero ang kanyang paghihirap. Si Casimero ay may record na 26 na panalo, 4 na talo at 19 na knockout. Samantalang ang Mexicano na si Ramirez naman ay may 18 na panalo, 3 na talo at 11 knockout. Sa unang round pa lang, mainit na aksyon agad ang pinakita ng 2 boksingero na nagpakawala agad ng mga malalakas na suntok. He likes his right hand as we've seen in previous fights kanito. Of course, Quadro Alas, the Filipino trained alongside Casimero, wanting to let his spot 18 knockouts in 27 wins. Medyo kinakabahan na ang kampo ni Ramirez dahil kahit hirap si Casimero sa pagkukuha ng tamang timbang, mga solido pa rin ang mga pinakawalang suntok at tila ba hindi napapagod. His last fight, he went 12 rounds, so this guy is used to going the distance. There's a slip. Snake spot there in the corner. And round 2. Pagsapit ng round 3, unti-unti nang naramdaman ni Ramirez ang lakas ng mga suntok ni Casimero, kaya pinalakas nito ang kanyang depensa. He wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep. Can't just be one shot. Just can't be the right hand. That was that.
Mula sa isang suntok ni Ramirez, isang mabilis na counterpunch ang binitawan ni Casimero. Bagsak ang Mexicano. Ngunit nalampasan pa nito ang bilang ng referee. Counter there. Sa kabila ng pagkakatumba, lalong tumapang si Ramirez, lalo pang inatake ang ating Pinoy. But he's not rushing things. He's looking for the right opening, the right opportunity to put his man away. And if it doesn't happen, he'll wait another round. I'm so happy to see Casimero focus and really... confident Casimero, but as you see... Mula ulit sa isa pang counterpunch ni Casimero, muling bumagsak si Ramirez. Pero nagreklamo ito sa referee at sinasabing hindi raw siya tinamaan. Dito sa ika-anim na round, umatake si Ramirez sa pag-aakalang ng hina na si Casimero mula sa pagbawas ng timbang. Now Ramirez within Casimero's sights. That's where he wants Ramirez. Crowd getting behind Casimero. There by Casimero from short distance. Ramirez answers. Not much thing in his punch though. Hey, oh, that was a big right from Ramirez. Another right. Oh, Ramirez now pouring it on. Big round here for Ramirez. Horner getting really excited. Another long right from the Mexican. Horner getting really excited. Another strong right from the Mexican. Pouring it on to Benito right here. Big round here for Ramirez. That time Casimero throwing the right hand. Crowd loving the action. Ngunit sa round pitong, naging kabado ang kampo ng Mexicano dahil ang inaasahan nilang manghihina si Casimero. Mas lalo itong lumalakas ang pinakawalang suntok. Mula sa mabilis na kombinasyon ni Casimero, bagsak ulit ang Mexicano at muntikan pa itong mahulog. Ngunit nagpakita din ito ng tapang. Through the rocks there, but Casimero needs to be in a neutral corner. He needs to be in a neutral corner. Referee didn't see it. Another big punch coming from Casimero. There's blood. Oh man, this is all hard now for the Mexican. Oh, look at Ramirez! What a fight! Mexican warrior.
smart fight. But he wants to make sure that he's got gas in his tank. We are scheduled for 12. We are in round number 8. Well, you know the tremendous energy it needs to, you know, to let out those questions and bombs. I have. Because there are answers back. Beautiful. Upstairs, hit. Although Casimiro way ahead on points at this stage with 3 knockdowns scored in 3 different rounds. Round 9. Trying to score with a left hand. Scored with a nice left hand. Just like what happened. No worry. Strong body shot there from Casimiro. Sa pagpapatuloy ng matinding sagupaan ni Casimiro at Ramirez sa round 10, Sa round 10, naging agresibo si Ramirez na pilit bumabawi sa Pinoy pero nag-aabang lang si Cuadralas ng tamang pagkakataon para tapusin ang laban. Mexico versus Filipino duels. What about this body attack now? Oh boy! John Real del Casimiro. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. He's fighting back. When he's taking those shots to the midsection, he's grimacing in pain. Ramirez is not throwing too many punches now. He's fighting defensively. He's looking to survive. Cesar Ramirez. But he's still letting his hands go. Oh! Off his legs. He's ready to go. Oh, Casimiro just hitting the launch here. Asking for the opening. Ramirez is lifting. For Casimiro. Casimiro, one shot to the midsection. That's what he's looking for. Shot to the side of the body. Isang solidong suntok mula kay Casimiro ang tumama, bagsak ulit si Ramirez at dito na inawat ng referee ang laban. Nakuha ni Casimiro ang panalo sa pamamagitan ng technical knockout at nadepensahan ng titulo at napahanga naman dito ang 8 division world champion na si Manny Pacquiao. Sa tingin nyo, kaya bang talunin ni Casimiro si Inoue? Pag-usapan natin yan sa ibaba at suportahan na lang natin si Casimiro sa kanyang laban ngayong Oktubre 13 kontra kay Saul Sanchez na gaganapin sa Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.